ang miyembro ng Fire Volunteers Brigade. Ito ay dahilan sa ginawang pambobomba nila ng tubig sa presinto noong nakarang Huwebes Santo kahit wala namang sunog. Exclusive, nagpapatrol si Alex Santos. Ipinakita ng Makati City PMP ang video nito na binobomba ng tubig na may 200 miyembro ng Fire Volunteer Brigade ang kanilang istasyon noong nakarang Huwebes. Kinunan din nila ng litrato ang pagkasira umano ng kanilang mga sasakyan tulad ng gasgas at pagka-flat ng mga gulong. Ayon sa hepe ng Makati City PMP, sumugod raw ang mga bumbero para isigaw ang hiling nilang hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kasamahan na si Ronald Infante. Si Infante ay nabaril ng mga tauhan ng Makati Police noong Abril 1 matapos paghinalaang riding in tandem. Napaka-uncalled for nung nangyari kasi sila yung mga dapat nakakampi natin, mga fire brigade. Hindi lamang mga alagad ng batas na nagre-reklamo, kundi pati na rin ang ilan sa mga residente dito sa may Evangelista Street dahil sa muna'y pambubulahaw ng mga truck ng bumbero. At ayon sa mga residente na kausap natin dito, nagdadasal daw sila nung kasagsagan ng Huwebes Santo. Balak ngayon ng PNP na sampahan ang kaso ang mga sumali sa pagsugod sa kanilang presinto. Mananagot yung mga dapat managot. Hindi naman kasi tama yung gawin mo. Bagamat naiintindihan ng pulisya ang damdamin ng mga naulila, dapat raw na idaan nila sa tamang proseso ang kanilang reklamo. Ipinarilib na nga raw nila ang dalawang pulis na nakapatay umano sa biktima. Sa panig naman ng Fire Volunteer Brigade, wala silang planong bastusin ang pulisya. Hindi po namin kagustuhan po yun. That is their own individual initiative na added sa beyond our control. Gitaman ang mga ulila ng biktima, patuloy nilang babantayan ang kaso hanggang sa mapanagot ang nakapatay sa kanilang kaanak. Alex Santos, Patrol ng Pilipino.